Magandang araw mga kaibigan. Isang kwento na naman, nakapupulutan ng aral ang ibabahagi ko sa inyo. Maagang pumanaw ang nanay ni Harold, kaya ang kanyang ama na lamang ang sumusuporta at bumubuhay sa kanya. Kapag tinatanong siya ng mga kaklase niya sa eskwelahan kung ano ang trabaho ng kanyang ama, ang palagi niyang isinasagot ay manager ito sa isang malaking kumpanya. Pero ang totoo, construction worker ang tatay niya sa Saudi at labis niyang ikinakahiya ang mga bagay na iyon. Hindi niya kailanman matanggap na magkaroon ng tatay na construction worker lang, kaya pinanindigan niya ang pagsisinungaling, maitago lang ang totoong trabaho nito. Nang minsang yayain niya ang mga kaklase sa bahay nila, ay laking gulat ng mga ito. "Wow! Ang ganda naman ng bahay niyo, Harold! Ang yaman niyo naman," sabi ng isa sa mga kaibigan niya. "Siyempre, manager ang daddy ko at malaki ang sweldo niya. Kaya nakapagpatayo siya ng ganito kaganda at kalaking bahay," pagmamalaki niyang sagot sa mga kaklase. Walang kaalam-alam ang mga ito na galing sa dugot pawis ng tatay niya sa pagbubuhat ng bakal, kahoy at paghahalo ng semento lang ang perang ginamit sa pagpapatayo ng bahay nila. Ngunit hindi lahat ng sekreto ay maaaring pagtakpan. Kahit anong gawing pagtatago ni Harold, sa katotohanan ay lilitaw at lilitaw pa rin. Isang araw natuklasan niya na alam na ng mga kaklase niya ang tungkol sa totoong trabaho ng tatay niya, kaya naging usap-usapan siya ng mga ito. "Alam niyo ba, si Harold, ang sabi niya, manager ang tatay niya, pero ang totoo, construction worker pala sa abroad," wika ng isa sa mga kaklase niya. "Bakit siya nagsinungaling sa atin? Bakit niya sinabi na manager ang tatay niya? Eh hindi naman pala," sabad pa ng isa. Sa narinig niya ay nagalit siya sa mga kaklase, lalo na sa kanyang ama. Nang mag-aral siya sa kolehiyo, ay lumipat na siya sa probinsya. Magandang paraan din iyon para makalayo na sa mga dati niyang kaklase na nakakaalam ng totoo tungkol sa tatay niya. Kahit nasa kolehiyo na, ay tuloy-tuloy pa rin ang pagpapadala sa kanya ng tatay niya ng pera para pambayad sa matrikula, pambayad sa renta, sa inuupahan niyang boarding house at iba pang panggastos. Sa bagong pinasukang eskwelahan ay muli siyang tinanong ng mga bago niyang kaklase. "Nasaan ang mga magulang mo, Harold? Ano ang trabaho nila?" tanong ng isa. Wala na sila. Matagal na silang yumao," sagot niya. Nagbago na ang sagot niya. Imbis na sabihin na may tatay pa siya, sinabi na lang niya na wala na siyang mga magulang, na isa na siyang ulila. Sa isip niya ay ayos na yon para hindi na mag-usisa pa ang mga kaklase niya. Totoo naman na patay na ang nanay niya. Ayaw na ayaw din niyang sabihin na construction worker lang ang kanyang ama sa abroad, dahil ayaw niyang masabihan siyang cheap ang trabaho ng tatay niya, kaya minabuti niyang habang buhay na yung itago sa lahat sa pagsabi niyang muli ng kasinungalingan. Dahil galit siya sa ama, ay naisipan niyang pahirapan ito. Wala siyang ginawa kundi humingi ng pera kahit hindi pa nauubos ang perang pinadala nito sa kanya. "Gusto kong padalahan mo ko ng 15,000. Ngayon din," bungad niya sa kanyang ama nang tumawag ito sa kanyang cellphone. "Di ba kapapadala ko lang sa iyo nung isang linggo, anak?" gulat na sabi ng kanyang ama. "Ubus na. Sa dami ba naman ng projects namin sa school eh?" inis niyang sagot. Wala rin siyang pakialam kung malaman ito na nagsisinungaling siya. Sigurado naman na hindi siya matitiis ng ama. "Sige, susubukan ko ang magagawa ko, anak," tugon ng kanyang ama. "Anong susubukan? Siguruhin mo. Huwag mong subukan. Gawin mo," malakas niyang sabi. Napabuntong hininga na lang ang tatay niya sa kabilang linya. Kinabukasan ay natanggap niya agad ang padala nitong pera. Pumasok na sa bank account niya, kaya tuwang-tuwa siya. Nauto na naman niya ang kanyang ama. Maya-maya ay nagchat ito sa kanya kung natanggap na niya, pero oo lang ang isinagot niya at hindi man lang siya nagpasalamat. Wala siyang ginawa kundi gastusin sa kung ano-ano ang perang ipinadala sa kanya ng ama.
inubos niya ang lahat ng iyon sa luho. Makalipas ang ilang linggo, tatawagan niya ulit ang tatay niya para manghingi ulit ng pera. Ngunit habang palabas siya ng eskwelahan, ay may pamilyar na boses na tumawag sa kanya. Harold, agad siyang namutla at nanlamig nang makilala kung sino ang tumawag sa kanya. Sino siya, Harold? Tanong ng isa sa mga matalik niyang kaibigan na kaklase niya. Agad nitong tinitigan mula ulo hanggang paa ang may edad na lalaki sa kanilang harapan. Hindi ko kilala yan, sagot niya na halatang ikinagulat ng lalaki. Niyaya niya nang umalis ang mga kaklase niya. Iniwan niyang nakatulala ang lalaki ni hindi niya ito nilingon pa. Ang may edad na lalaki na harap-harapan niyang ipinahiya at itinanggi ay ang sarili niyang ama. Ang tanong, bakit nandito ang tatay niya sa Pilipinas? Hindi man lang nagsabi na uuwi ito. Naisip na naman ni Harold ang kahihiyang maidudulot noon sa kanya kapag nalaman ng mga kaklase niya na nagsinungaling siya na buhay pa pala ang tatay niya at hindi papatay. Ayaw niyang maulit ang nangyari noong nasa high school pa siya na pinag-usapan siya at pinagtawa na ng mga dating kaklase dahil nalaman ng mga ito ang tunay na trabaho ng tatay niya. Nang sumunod na araw ay bigla itong sumulpot sa tinutuluyan niyang boarding house. Ano ka ba naman? Hindi mo sinabi na pupunta ka rito sa Pilipinas at pumunta ka pa talaga sa school ko. Bakit ba nandito ka? Bumalik ka na sa Saudi? Sunod-sunod niya ang tanong sa iritabling tono. Ganito kasi yun anak. Kasi ano? Paano na ang pag-aaral ko? Mabuti pa, bumalik ka na sa Saudi. Huwag mo na akong puntahan dito. Maraas niyang sabi at tinalikuran na ito. Lulugo-lugong umalis ang kanyang ama. Lumipas ang ilang mga araw, nabalitaan na lang ni Harold na hindi pa rin bumabalik sa Saudi ang tatay niya at lumuwas daw ng Maynila. Ano naman ang gagawin ng tatay niya doon? Sa sobrang inis ay sinundan niya ito para kumbinsiin na bumalik na sa abroad. Malapit na kasing maubos ang budget niya kaya kailangan na magtrabaho ulit ng tatay niya para makahut-hut ulit siya ng pera dito. Sa pagbalik niya sa Maynila, imbis na ang tatay niya ay siya ang nasurpresa. Biglang nanlambot ang buo niyang katawan nang bumulaga sa kanya ang kabaong ng tatay niya. Nakaburo lang mga labi nito sa kanilang kamag-anak. Sari-saring emosyon ang kumawala sa kanya at punong-puno ng pagsisisi nang makitang wala ng buhay ang tatay niya na walang ginawa kundi ibigay ang lahat ng gusto niya. Nalaman niya na may malubha palang sakit ang kanyang ama. Stage 4 na cancer nito sa bato kaya umuwi ito sa Pilipinas para magpagamot ngunit ginupo rin ng karamdaman. Tatay! Tatay ko! Patawarin mo po ako! Hagulgol niya. Sa unang pagkakataon ay sinambit niya ang salitang tatay na kahit kailan ay hindi niya ipinarinig sa ama nung nabubuhay pa ito. Magsisiman siya sa huli, hindi na niya may babalik pa ang buhay ng kanyang ama at hindi na rin niya maitutuwid ang lahat ng kanyang pagkakamali. Sa ngayon ay pinagpatuloy pa rin ni Harold ang pag-aaral ngunit sa sarili niyang sikap. Nagwo-working student siya para makatapos sa kolehiyo dahil wala ng tatay niya na sumusuporta sa kanya. Dala-dala pa rin niya ang bigat at sakit ng pagkawala ng kanyang ama. Hindi pa rin niya napapatawad ang kanyang sarili sa lahat ng ginawa niya rito. Tandaan na mahalin at bigyang halaga ang ating mga magulang dahil sila ang dahilan kung bakit tayo nabubuhay sa mundo.